Magandang araw sa ating lahat. Nagbabalik ulit si Monsoys Tanglumpo. Ipapakita ko sa inyo yung mga iba't ibang uri ng bato. Ito ay tinatawag na suiseki. Ano nga ba yung suiseki? Suiseki is the Japanese art of stone appreciation, which values aspects like stability, longevity, and immortality. Formed through time by wind and water, stones can take several sizes and shapes, reminding us of natural objects. Yun ang ibig sabihin ng suiseki. So, ibig sabihin, na-form yan ng hangin, tubig. Ayan. Kaya nagkaroon ng ganyang mga hugis o itsura. Katulad dito, showy flowers. Showy flowers, ibig sabihin, may makikita tayong parang bulaklak or imahin ng bulaklak. Yan. So, kung makikita natin dito, yan, mukhang bulaklak nga yung nandyan sa bato na ito. So, maraming salamat, sir, kay Sir Anthony Gidang. Siya yung may bato niyan na magaganda. At sa kanyang paglilicture about sa kaaya-ayang bato or suiseki. Ito naman ang crater lake. Yan. Kung makikita natin, sa kanyang imahe, waterfall mountain stone. Ayan. So, makikita talaga natin is parang lake. May bundok, tubig. Ayan. Yan ang makikita natin sa lake. Katulad ng Taal Lake dito sa Pilipinas. At ito naman, sa kabila, ito ay Mount Fuji, near Bio Mountain. Yan, Kinsansiki. Yan. So, makikita natin dito guys, is parang bundok nga talaga ng Fuji. Yan, shout out sa mga nasa Japan. Mount Fuji. At ito naman ang toasted bread. Embedded pattern stone. Galing din daw ito sa China, sabi ng may-ari, si Sir Anthony Gidang. Ayan. Makikita natin parang ang tinapay na toasted. Ang kulay niya is may kulay brown, may kulay na itim. Ayan. So, parang nga siyang tinapay yung nabibili natin yan sa mga tindahan. Ayan. So, lahat ng bato na yan, guys, is may kanya-kanyang title. So, ayan yung abang lingkod. Ayan. Nakikita nyo? So, si Monsoys Tanglumpo, guys, ay mayroon ding bato dyan. May dinala din siyang bato para sa exhibit na ito. So, enjoy-enjoy lang natin guys ang panonood sa mga bato na ito. Makikita natin dito, may parang para sa akin ito, parang hugis ng ibon na lumilipad. So, bawat bato na nandito guys ay may kanya-kanya tayong image na makikita. So, abang-abang lang kung ano yung mga image na yon na makikita natin sa bawat bato. Enjoy, enjoy lang ang panonood guys hanggang sa matapos itong mga kaaya-ayang bato na pinapakita natin. Pinapakita natin din dito guys ang puno at ang mountain na may kasamang
ibon. Okay? So makikita natin dito sa bato na yan na yung puno na nandyan sa baba. At kung malayo naman, may mountain dyan na makikita. Ayan. At ito naman, yung parang nananalangin na tao, nakayoko siya, nananalangin. Yan yung makikitang image sa kanya. At ito naman, makikita natin dito sa parting puti ng batong ito ay isang ina na may baby sa kanyang harapan. Ayan. So, lahat ng mga bato na ito, guys, katulad yung sa akin, mamaya, pakibigyan nyo naman siya ng title para magkaroon siya ng magandang title. So, i-comment nyo lang dyan sa comment box, mag-iwan lang na bakas, at pakicomment kung ano yung nakita nyo. At ito, guys, sa nakikita ko dito, may kanyang hugis. Ang kanyang hugis ay may kamukha. Bahala na kayo dyan kung ano yung hugis na yan. Ayan. At ipinakita nga. So, bawat bato, guys, may kanya-kanyang itsura. So, yung butas na yan is ginawa ng tubig sa matagal na panahon. At ito nga, sa kanyang tabi, makikita din natin ang hugis, puso. Ito yung pusong bato. Shout out sa mga may pusong bato dyan. Buti pa nga ang bato, may puso. Ayan o. Yan. At ito na nga, guys, ang aking bato na isinali sa exhibit. Yan. Pakibigyan naman, guys, ng title kung ano yung magandang title para sa kanya. Mag-iwan lang kayo sa comment box sa baba para pag-aralan natin kung ano-ano yung magagandang title na may bibigay nyo. Ayan. So, makikita nyo dito. Bahala na kayo dyan. Kung ano yung hugis na makikita nyo dyan. Basta, ang bato ay isang art. Yan ay Suseki. Yan. Sa katabi naman niya, guys, ang makikita natin dito is kabayo. So, makikita talaga natin yung hugis kabayo dyan. So, yan ang Suseki. At ang inyong abang lingkod, yan, maraming salamat at na-enjoy nyo yung panonood ng viewing stone or Suzuki. Yan. Please don't touch, sabi ni Bonsai Stang Lumpo. Pero tignan natin kung anong mangyayari pag ito ay hawakan. Yan. Sinabing wag hawakan, hinawakan pa talaga ni Bonsai. Sumakulit si Bonsai. Pero tawa lang kayo dyan. Hanggang sa muli. Maraming salamat sa inyong pagsama kay Bonsai Stang Lumpo. Bye-bye!